So, what's up na naman mga kawali? Welcome back to my kitchen. Andito na naman tayo para mag-edit sa inyo ng kawili-wiling video para magluto at mag-enjoy habang nanonood. Don't forget to subscribe, hit the bell button pagka nag-gusto niya ating video, leave a thumbs up. Kaya lang tayo pawili-wili pa. Simulan na lang ulit to. Let's go! Zoom! So for today's recipe, gagawa tayo ng adobo flakes pasta. So ito yung mga ingredients sa kailangan natin. Garlic, red onion, leeks, pepper, olive oil, parmesan cheese, egg, at marinated chicken. Marinate ito sa soy sauce, vinegar, onion, garlic, at haluin na mabuti at imarinate for 30 minutes or 1 hour. At pico pasta na ginawaan kanina. Sa isang pot, maglagay ng asin, pasta, at hiyain itong kumulo hanggang sa maluto according sa packaging. After maluto ay i-place ito sa isang colander or strainer at strain ang tubig. I-place sa running water para mag-stop ang cooking process. So, simulan na natin. So, dito sa ating preheated pan, maglagay tayo ng olive oil, konti lang. Ayan. Then, start na natin i-fry yung ating marinated na chicken kanina. So, lagay natin. So, i-place natin lahat ng chicken natin. Tapos, lutuin natin 4-5 minutes. Hanggang sa maluto na siya at medyo crispy na. So, isama natin yung sauce sa pagluto sa kanya. So, balik na rin naman natin yung chicken para maluto yung kabilang side. So, lutuin pa natin ito for another 3 minutes. So ayan, natunay yung chicken natin. So turn off na natin yung stove natin. Tapos i-set aside natin ito sa isang clean na bowl. Tapos i-rest natin for 10 minutes. Tapos pag malamig na ito, pwede na lang ito humayin. So let's go! So after resting for 5 minutes, malamig na yung chicken natin. So pwede na lang ito humayin. Gumamit tayo ng kamay para mas mabilis natin ito magawa kaysa fork. So ayan, himayin lang natin yung chicken natin into shreds. Sundan natin yung line ng laman niya. So, ayan. Tapos na lang i-flake yung ating adobo. So, i-set aside na lang ito. Tapos gawin na natin yung ating oil-based na sauce. So, let's go! So, next na gagawin naman natin is yung ating oil-based na sauce. So, dito sa pan natin kanina, maglagay tayo ng olive oil. Then, sautein natin yung ating onions. So ayan, sautein lang natin yung ating onion. So ipasweat natin to. Then, isurod na agad yung ating garlic. So medyo malalaking hiwa ng garlic natin dahil gusto na i-infuse yung ating oil ng lasa ng garlic. So sautein lang natin itong dalawa hanggang sa maging fragrant na. Then ayan, pag fragrant na yung ating garlic saka onion, ay ilagay na natin yung ating adobo flakes. So i-fry lang natin to hanggang sa maging crispy na lahat ng ating shredded na chicken adobo. So once nag-turn brown na to, sabihin ay malapit na ito maluto. So lutuin po natin ito for a couple of minutes hanggang sa maging crispy na talaga yung bawat shreds na ating chicken adobo. So ayan, dark na yung color ng ating meat. So pwede na tayong mag-set aside ng konti na ito sa isang utility bowl dahil pang pa-toppings natin mamaya. Yan, ayan. And next, isihalo naman natin yung ating preco na pasta kanina. So, itos natin itong pasta dito sa ating oil-based na sauce saka at chicken adobo. So, haluin natin ito. Then, mag-season tayo ng pepper. So, another halo. Basta incorporate na yung mga meat sa ating pasta. So, ayan. Nahalo na maigi yung ating pasta. So, iseta sa ito muna natin to. Tapos, magumawa tayo ng poached egg. So, let's go! So, meron tayo ditong pot na may simmering water.
So maglagay muna tayo ng 1 tablespoon ng vinegar. Then, haluin natin ito. Gumawa tayo ng vortex. Ayan. Then, i-drop natin yung ating egg. Then, lutuin lang natin ito for a couple of minutes. Then, ayan, ready na siya. So, pwede na tayo mag-plating. Let's go! So, ayan, ready na tayo mag-plating. So, kunin natin yung pasta na sineta sa idang kanina. Then, ilagay natin dito sa ating plate. So, yan, kumuha tayo ng generous serving. Lagay lang dito sa ating plate. Make sure na kumuha tayo ng mga bits ng adobo. Then, ayan. Next, is ilagay naman natin yung ating poached egg. So, ito yung ating poached egg. Lagyan natin sa top. Then, lagyan natin ng crispy adobo flakes on top. So, lagyan natin dito. Then, lastly, then, sprinkle natin ito ng konting parmesan cheese. Optional lang to, kaya pwedeng hindi nyo ilagay din. Then, garnish natin ng leeks or spring onion. And there you have it! Sana nagustuhan nyo ating new recipe for today, kaya subscribe lang kayo!